Sakto, no? Even number. Tapos yung guest natin. What's wait, what's the date as jet we're taping this on February 2? Yes, Wednesday. Today is February 2, 2022. 2022. Wow. 2-2-2-2-2. Pero may isa pa eh, di ba? Ay, hindi, sorry. May isa pa na 2-22-22. Happy Chinese New Year. Oo, sa mga tao. Kumusta? Anong balita, Darren? Wala naman. Lately, since naka-lockdown, parang medyo napapa-online shopping na naman ako ng kung ano-ano. What did you get? Parang, wala. So, wait lang, sorry. Ayan. Wala naman. Parang more of clothes kasi feeling ko like marami sigurong nagsisale since wala masyadong benta ngayon. So, I'm just looking for bargains. Alam mo yan. So, lately, may mga hinahanap ako ng mga, kasi uso yung vintage, di ba? Pero sa Okay. dati pa naman ako may bilhin ng mga vintage gear. I mean, second hand. Not really vintage, second hand, di ba? Pero lately, parang mas naging widespread siya. So, nakakatuwa na, for example, mag-search ka ng anything you want to, any brand on marketplace, Facebook. Nakakatawa na may mga makikita ka na, ano yun, parang may iba, syempre, fake. May iba, parang napaglumaan na talaga. So, pwede naman paayos, di ba? Ano Pwede. to? Shirts, jacket, Iba-iba shirts. eh, iba-iba eh. Like, yung nakita ko dun sa Pasig, nakakatawa kasi yung nakita ko na binibenta niya was Rick Owens na shorts. 2000. So, inisip ko, medyo mahal for ukay, di ba? Pero naisip ko, baka legit to. So, sinabi naman niya, napalegit check niya. Tinawaran ko siya. Eh, nakakatawa, yung storefront niya, kung nakita mo, alam mo yung may jumper, may jeans na nakahang, tapos 80 pesos sa side of the street. Ganun lang talaga. Tapos, ang Ano sa galing. pinuntahan mo? Pinuntahan ko siya kasi Ah, lapit okay. sa office Lapit ka ko. lang, oo. O, sa Pasig lang. So, natuwa lang ako na I mean, even if may chance na fake yon, pero nung sinuot ko siya, tama yung fit eh. Kumbaga yun yung look. Ganun talaga yung bagsak ng Rick Owens dapat. So, may chance din na orig. Kasi yung garment niya medyo loose-loose na eh. So, parang napaglumahan na talaga. Okay lang, maganda pa rin eh. Para drop crotch na shorts. Nakakatawa lang na nakahanap ng mga ganun sa iba-ibang places. Speaking of vintage gear, ako naman got into a rabbit hole. I'm looking for, I still haven't found a cassette voice recorder na may variable speed. Yung Pwede. naka ano lang, Oh, yung Bluetooth cell. nung araw pag nag kung reporter ka, news reporter, 'di ba, meron silang voice recorder and then you when you transcribe it, babagalan mo yung speed nung cassette, nababa yung pitch, 'di ba? Physically bumabagal talaga. Ngayon kasi puro digital recorders yung nahanap ko. Tapos lahat pag binagalan mo, same pa rin yung pitch. Bakit hindi na lang sa bagay? O, iba rin nga yun. For what purpose? Pang sampling, Pang ganun? sampling, oh. May something kasi yung mabagal na tape eh. Noon pa ako fascinated diyan. Kahit nung nagre-record kami sa tape nung araw sa tracks, I would slow down or speed up the tape kasi drums eh, 'di ba? So hindi Sa turntable, may mga ganun din, pwede variable. sa turntable. Oh, same. Pero wala akong turntable eh, Hindi, tsaka actually. hindi yun recorded eh. Yung turntable. Oo. Ito parang Pero kahit ano, in your environment, pwede mo isample actually, oh, like playing the piano, ang ganda nung sinlow down na piano, playing the. Meron naman akong eh. 4-track Ano, may recorder. ganun ako dati. Oh, Parang hanapin mo naman. tape lang siya eh, di ba, na handheld. Tapos may jog wheel lang siya. Tapos Yes. pinaglalaroan ko lang na, uy, parang multo. Ganun. Exactly. So kung mahanap mo, bilhin mo Wala sa na. Anong akin or reason mo nun? if anyone of you viewing Naalala ko yun, ha?
Kung meron, I've asked a few writer friends, hindi na nila mahanap eh. Sa eBay, Jason, wala. Or saan? Eh, hindi naman ako marunong tumingin sa eBay. Meron. I'm sure meron pa sa order. Oh, sa ibang bansa. Kasi pwede mo rin siyang gamitin as cassette player, eh, 'di ba? Nahanap. Eh, yun, no. Nakahanap si Erica, nakahanap ng isang box sa kanila, parang isang lumang box. Pagbukas niya, may dalawang box ng cassettes. So, para, uy, gusto ko gamitin. Yung Squid 9 na release, nakakaset yun, diba? Nakakaset yun, oo. Tawag dito, nandiyan nakapasok na ba sila lahat? Yes. Okay. So, full disclosure, we talked about inviting a few people pero they weren't available this week. Tapos na-realize ko meron palang bago kaming lalabas na single. So we decided on inviting my band instead. Sandwich. So that was ano? My intro. Pasok na natin sila. Oh, sige. Oh. Sige. Welcome to the show. I was telling Darren, parang buti na lang may tatlo kaming guests na hindi pwede this week. Sabi ko, Darren, meron pala kaming bagong single. So let's just get the band together. Tapos, that's, you know, but first, cheers. Cheers, guys. Cheers. We have a new single out this Friday. It's called Curtains. And advanced happy birthday, Myrene. Hey, thank you. Thank you very much. Okay. Before anything, tell us what you remember because we recorded this song in December 2019. Tell us what you remember about the song. Okay, go. Who's first? Ako ba? Yes. Happy birthday. Thank you. I remember it was probably the last song we put together for the session, right? Tama ba? And then Mong composed it and then presented it to us and then we arranged it and then it was like the fourth song to be recorded. So that's what I remember most about it. Pretty excited to record it as well because it was fun to arrange when we were fixing it in the studio for pre-prod. Iyon, naalala ko lang na gustong-gusto nila yung chorus pagpasok. Medyo madrama. Tapos wala akong second verse. Yun yung naalala ko sa kanta. Kasi nasa sketchbook ko yan eh. So, pag may office pa nun eh. So, nasa D&D ako, office ako nun. So, may sketchbook, may work notebook ako, tapos may sketchbook ako. Tapos yung sketchbook, nandun lang yung mga verses, hiwalay-hiwalay. Tapos, nag-songwriting exercise ako na kumuha ako ng dalawang random pages. Tapos, pinagsama ko lang sila dun sa... yun na nga, yun yung naging song. Tapos, naalala ko na wala tayong kanta na yung toms lang, tu-tak-tu-tak-tu. Basta natuloy-tuloy yung snare, yung pak-tug-pak-tug-pak-tug-pak-tug-pak. Originally, sa utak ko, parang yung buong kanta, tuloy-tuloy lang yung snare. Ano ba yun? Quarter na snare. Tapos, tuloy-tuloy, ang nagbabago lang yung cymbals. Yun yung original idea. Pero, yun na nga yung sinasabi ni Maps na in-arrange namin para magkaroon ng band dynamic. May konting I remember sabi ko, wag muna natin buuin yung chorus as is, yeah. Diba? Kalahati, let's do half and then go to a verse and then when we do the second chorus, then we'll raise it another para isang level pa ulit. Yeah. Kaya para bumuo na siya. Wag muna ibigay yung ano yung relative minor. Oh. Yeah. Yes, yes. The relative minor. Yan. Mike. Alright. Ako naalala ko lang yung first time ginamit yung prototype D&D drums. Dinala natin dun kilamong. Pero ang problem, yung environment, masyadong maraming salamin.
So challenge. Yun na naalala ko yung drum recording at least. Yun. Talamin at bato. At oh, kahoy. Talaga nagbabounce yung tunog. Diego, what do you remember? Naalala ko, gusto-gusto ko yung solo ni Mong. Pair! Pair! Nasa video eh. Pair! Pang! I think you produced the solo. Ako nag-approve eh. Sabi ko, yun yun. Hindi, hindi. Alam mo yung sabi mo sa video? One more take. That was it. I was looking at the footage because we have footage. Sabi ni Diego, one more. Yung mukhang, yes, that was it. Actually, sinabi mo, one more, you can do one more. Kasi naalala ko, nung bago pa, prior pa i-record ni Mong yung sa may recording, demo. May demo na, ano, mas na alam ko kaya pa niyang puntahan na lalo na yung pratita pa natin. Gusto ko yun. Ewan ko ako gusto ko. Hindi ko naman kaya yun. So sabi ko, so gusto ko yung, kasi parang wala rin tayo masyadong kanta na, although daming guitar solos ni Mong, natin lahat, pero gusto ko yung solo ni Mong. Tsaka, ano, iba rin yung kanta. Trip ko kasi, nung binigay ni Mong yung tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat. Hindi naman ata nag-usap-usap pero kinuha ko na lang yung part na yun. Mong akin ito. Napunta sa kanya yung... Ako natutog nito. Parang pwede mo akin na lang ito. Tat-tat-tat-tat-tat. Which is, I thought which was odd kasi it was all upbeats. You got the part with all the upbeats. Sarap ito gini. Tapos meron, tiyo-tiyo! Sarap tutugin to. Gusto ko to. So yun, yun naman alala ko. Naalala ko, binigay ni Mong yung lyrics on the day. Like, while we were setting up the mic, sabi ko, Mong, asan na yung second verse? but I have a question, Mong. San galing yung call and response? Because that was unexpected. Sabi mo, pati yung treatment. I'm going to do this part. Yes. Medyo tribute sa... So, medyo ang dami na. May levels and layers. So, gusto ko, ang idea was medyo... Which is funny na Tin Pan Alley na bring up. Medyo gusto ko theatrical ng konti yung treatment ng song, pati yung... Kahit yung imagery dun sa lyrics, diba? Tapos... nung binimix na, sabi ko, di ba, parang gusto sana parang safeguard yung conscience yung sasagot. And it was a low voice. Safeguard talaga. Sabi ni Shinji, ano yun? Sabi ko, Shinji, maraming reverb. So, na juxtapose na ano, medyo David Bowie, Iggy Pop yung nasa utak ko nagsasagutan. Oh, okay, I get it. Tapos ngayon, marinig mo, di ba? Pero, I get it now. Tapos yung treatment. Because you've never sang in the low voice. You've never used it in any of your bands. So that was the first time I heard it. Okay. Yun yung idea. Tapos, paano ko gagawin na believable na ako yung, na sa akin ang galing yung ano, or para nung sinusulat ko yung melody, medyo mas malapit. Isa sa mga favorite namin ni Jegs na hardcore bands, The Blood Brothers. Doon ang galing yung phrasing. So, naghanap ako ng way na, paano magsasagutan to? At alam ko na ito yung boses nung isa. Pero paano if you phrase na magkasya doon sa verse? Yun. There. May ko nalaman yan. Actually, humingi ako ng snippet kay Rames kanina ng video. So, medyo nagkaroon ako ng preview. So, gusto ko lang tanungin. And na-mention niya na Mong wrote the song. Kung okay lang, like, if I can ask you, like, what the song particularly is about? Or more of a personal thing? Hindi naman. Yun yung idea ko na theatrical na end of the world. Yun yung ano. Which is funny because before COVID. Before COVID. Pero end of the world na yun na nga, medyo halo ng may pagka-vaudeville na may pagka... halo-halo talaga. Collage. Na gusto ko maging series of non-sequiturs pero hindi. May mag...
may storya pa rin. Hindi lang basa-basa random. Okay, I have a question. Kasali ka, Darren, ah. Okay. So, after ko sumagot, ikaw rin, sasagot ka rin. I was listening to Diego Castillo's podcast, part of The Weekend Never Dies. And puro live show yung kwento ni Diego. Give us the top three live shows that you've seen. Oh, you go first, Maps. Okay, I think I'll start with Alternative Nation dito sa Manila. That's what I saw: Sonic Youth, the Beastie Boys, and the Foo Fighters. We got to see some of them face to face. I interviewed Diego, and I interviewed Dave Grohl. The Eraserheads opened for them. at the Araneta, it was a good time. It was great. Tickets were dirt cheap, 600 pesos. 600. $599. Yeah. Oh, tas hindi buo pa yung ticket namin ni Jegs kasi because I was with NU, we got to go in backstage I also had a friend sa Dinah, right? Si Nancy. Yeah, and they were actually sila in charge sa Sonic Youth. They had brought their daughter with them. She was a baby. So they were eight a whole month year. Old Coco. Yeah, and then we got to see. No, yeah, she was two. Or two na ba? Two. She was walking around. But, yeah. Tapos bumuntot pa kami afterwards. They all went bowling sa Robinsons. Magusa Robinsons. Oh, although, syempre, hindi kami makalapit or talk to them at that point kasi it was after the concert na. Ano na yun? Private time na yun eh. Pero hanggang doon nakabuntot kami and we saw them. I would say The Cure because it took until the 2000s na siguro until I finally saw them. And then 2000s na ba yun, or late 90s? 2000s, yeah. Myself and all the people I grew up with and some of the younger bands, we all had we finally had some pocket money to spend. And everybody got to go to Hong Kong. You just walk around the streets. Tapos ang daming mas salubong. Parang nasa Cubao. Tapos lahat kasi kami nandun to watch The Cure, finally. And he was great. Robert Smith was like, they were older, but they sang all the songs. And then he had a great command of the stage and the audience. And titingin lang siyang ganun minsan. Tapos magsisigawan yung section na yun. Tapos titingin siya na gano'n, mabagal. Tapos gaganon siya, tapos sisigawan naman yung mga nandun. Wala kang choice eh. Gagawin mo lang, talagang gano'n. Let's see. The third one. Right now, I saw U2 for the first time last year and I saw them in like four concerts right away for the Joshua Tree Tour 2019. Saw them in the States, and then I saw them in Singapore, and then I saw them in Manila. Tatlo pala. So that's great because I hadn't seen them when I was younger, and it was the first time also. I also like the Björk concert that I saw in Hong Kong, and then Nine Inch Nails were great. So yun yung mga runners up ko na foreign concerts. Good job. Good choice. Good stories. Mong. Alternative Nation rin. First concert ko yata, actual concert na napuntahan yun eh. How old were you? 13. Wow! Swerte! 13 or 14. Tapos, nagkamali pa ako ng... It's also the first time I jumped the fence. Kasi $599 yung price ng ticket. But it... So, pareho yung price ng lower box tsaka nung standing room. Standing. So, pareho yun. Tapos, yung pagpasok ko, nandun ako. Pareho naman binayad ko eh. So, tumalo na lang ako sa... I did that sa Duran Duran nung college ako. Tapos, dami na sumunod pagkatapos eh. Yun. Tapos... Dami, first time ko nakaamoy ng pot. Daming first time.
Di ba 13 tapos Sonic Youth? Tsaka ano? No, you can't be 13. What year was that? 96. 96. So you're 15. 15. I was 25. You were 15. 15. Ayun. Okay. Oh, not that far. Not that That's far still off. Very young. Very uh-huh. young. That's not far off. Tama ba? 97 yeah. Ah, na, tama, Six. Tama. 96. Anyways. Two more. Si NERD. Medyo... Tayo rin yun. Singapore. Kasi parang okay, pwede kang hip-hop, pwede kang rock, pwede kang modern, pwede kang magpakit ng maraming girls sa stage, tapos hindi ka maka-cancel. grabe eh! Andun ba si Chad? Willing lang sila eh. Wala. Yun yung he was fixing his, I guess, mental health. Diba? Tumigil siya mag-tour eh. But the band was... The other guy was there. Si Shane. Yeah, si Shane. Who was the band? That was the band in the album, right? Dalawa drums, diba? Dalawa drums, yeah. Spy Mobs? Dalawa. Tama ba? Spy Mob. Ah, hindi. Okay. Hindi. Ibang banda. Yung Spy Mob is parang recording band nila. I just remember unang-unang kanta, dumating yung ano. Akala ko synth yung nasa album eh. Dun da da dun da dun da dun da 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 da. Tapos wala, patay ilaw. Akala ko synth, biglang may malaking ano, black man. This bass, yung live bass pala yun. So ang dami mga, okay. Pati yung mga pinapansin natin, Jeg, sa mga, doon rin, sa Spaz. Sa Spaz naman, yung may tuloy-tuloy na ride. Okay. Ibang tao pala yun. Madaya. Pati yung... okay. Tapos yung last siguro, baka... Time out. Mong, time out. Hindi mo kinuwento. Yes. Na-meet namin si Farrell. Yun. Oo nga pala, na-meet namin si Farrell. Diba? Sinadya niyo o hindi sinasadya? Hindi. Naghihintay kami taxi. Taxi. Sa taxi. Sa taxi stand si Farrell. Kita ni doon siya dumaan, naglalakad lang. Tapos, kulang itong tatlong gigs range eh. Tapos, ang dami bumabalik sa akin bigla eh. Tsaka syempre, nung time na yun, Nokia type beat pa lang yung mga camera, di ba? So talagang blurry lahat ng photos. Pero kita mo naman. Tapos wala pang night mode nun, di ba? So, pag nag-squint ka sa mga pictures, si Farrell yun. Sa Facebook yan. Baka yung isa, baka Yola Tengo. Kasi kasama si Quark. Siguro, auditorium siya. Parang, I'd say, twice the size of Music Museum. Saan yan? Singapore din. Different venue nung sa NERD. Pero parang 20 lang kami. Sobrang laki na venue. Tapos, kasi yung festive music festival na yun, parang you don't have to buy tickets just for Yola Tengo. If you buy it, you can choose to choose which concerts you're gonna watch. Maraming stages every night. Ito yung may Shoreline. Sino yun? Iba. Ibang taon. Broken Social Scene. Ibang taon. Ibang taon. I think that was 2 years after. I was at that show but we couldn't play because Imago was on stage. I couldn't watch our Broken Social. Kita ko lahat ng friends ko papunta dun. See you guys. What is that festival in Singapore? Baybeats? No. No, it wasn't Baybeats. Mosaic Festival. Hindi ko maalala kung Mosaic Festival. So, kaya medyo isa sa favorites ko yun kasi nakita mo talaga kung gaano ka, ano yung, alam mo yung pag walang nanood, yung tumugtog tayo na wala namang nanood, bibigay mo pa rin lahat eh. Tapos si Ira kung ano nung ginagawa, lahat ng mga napapanood namin sa mga
YouTube clips and whatnot, yung mga feedback na dun 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 dun. Ginawa niya pa rin lahat eh. Tapos wala, nagtitrip na lang siya. Which is funny because we all saw Yola Tengo together also in Hong Kong. Very different yung experience kagad. Yun, so there, that might be my top three. Alternative Nation, Yola Tengo, and NERD. Mike. Okay. Honorable mention, Rage. Rage. Pasay City. Go, Mike. Ako, yung pinakamalakas yung impression sa akin, yung unang, first time ko nakita yung Dadon sa Araneta. Jegsy na yung nag-frontier ba yung tumugtog? Backdraft. Yung nahulog yung drumsticks. Backdraft, tayong dalawa yun. Yep. So, sisigaw natin yung drummer. Drumsticks, first time ko napanood. First time ako nakapanood ng rock hero mo yun, sila Jet, Dadon, parang... So, doon parang gusto ko to gawin. So, yun ang lakas talaga ng dating nun. Tapos second, kasama ko rin si Diego, Metallica. Kasi, pumunta sila sa Pilipinas, nang sikat pa sila. Diba? Malaking bagay yun. Talagang... Enter Sandman yung first song. Year yun, Mike. Yup. Pati yung mga front act, naalala ko pa. 94 ba? 93. Hindi pa tayo magkakilala, Max. Hindi tayo magkasama. Kamila ni Mike yun. Ah, okay. 94 or 93 yan. 93 yan. Basta before 95. Grade 6 ako. Sure. Sure na sure ako. Si Carl, kasi grade... The next year, Pearl Jam. Tama ba? The following year yung Pearl Jam? Baka. And then last ko, same with my ring, U2. Dalawang experience. Pero... Siyempre, mas malupit yung una, di ba? Nasa New York ata tayo ng Maps, eh, no? New Jersey tayo. O, nanood tayo ng hiwa-hiwalay, mga solo tayo. O, si Rains ata kasama ko, eh. Di ba, Rains na nakaiyak nung tinugtog yung unang kanta, di ba? Parehong show na panood ko, naiyak pa rin ako, eh. Grabe. Kabataan mo kasi yun, eh. Oo. Tayo balihibo, eh. Yung The Hole in the Moon pa lang ng Waterboy, umiyak na ako, eh. Parang alam ko rin tong kantang to. Yan, pero, palagi, kahit saan, yan yung song before sila. Yung walk-in song nila. Oo. Right Hole before, in the Moon, kaya, yung second, Waterboys. Yung second at saka third gig na napanood ko, ko, oh my God, ito na. Ano na, Sunday Bloody na. Pero sa Pinas, napanood ko sila ng sobrang lapit. Parang... pwede ko na maamoy si Bono, ganun nakalapit. Nagtsaga kami dito sa Pilipinas. So, solid din yun. Okay. Yun. Diego, sinabi mo lahat dun sa show mo. Kaya nga, ibayin ko yung sige. Ano ko. If you wanna check out, for those watching this, check out Diego's podcast, Foaming at the Mouth. Nandun thank lahat you. Yung list ni Diego. And yung sasabihin mo ba ngayon, wala sa list? Wala. Okay. Sa Spotify. Iba. Okay. Iba. So, although na-mention ko sa show to before, pero kung top 3 concerts ko, ito lahat local. First, Ten of Another Kind. Benedictine Abbey. Kasi, yun yung unang beses ako nakakita ng local bands. Na, parang kay Mike din. Parang, tapos, sa high school ko kasi ang Violent Playground. Kaya kilala sila. Local heroes. Local heroes. Although nung time na hindi ko pa alam nag-graduate sila, just mention nila, we're from here, English. So I go, wow, favorite ko tong Violent Playground. Tapos gusto ko na, dahil doon, parang kay Mike, gusto ko na mag-gitara. Although patagal, 2 years later ako makabili ng gitara, pero na-plant yung seed na kaya ko rin to. At kasing galing lang sa tenga ko yung Deans, yung Ethnic, pati Violent Playground sa lahat ng ibang stuff na rinig ko sa radio. True. Ba parang, kaya ko rin to ah. Tapos, na-realize ko, maybe like 3 or 4 years ago, nung pinost ko yung story na yan, si Rani Torres, sila Boom, yung drummer ng nag-message sila, man, yan yung first time kami na, yun yung, ang Bene pala, ang first leg ng Ten of Another Kind. Which meant that show daw was their most best show at pinakamasaya daw. San dun ako? Wow. Siguro 12 years old ako, 13. Sa school pa ako, so pwede, hapon yun eh. Next, parang si Mike din, Dadon. Narod ako ng, ito yun, ito yung malungkot.
Teddy Diaz had just passed away like a year ahead ata. So ang napanood kong show, 'di ba sino naka-mask? Si ano ba? Noel, si Jack. Noel. Noel. De, di ba si Jack? Si Jack o si Noel? Noel Mendez Noel. Ata. That was si Noel. Noel, oh. Noel Mendez. Pero nandun na si Sushi, nandun din sa stage na yun. Kasi dad ko, katrabaho sa... Is this folk arts? Folk arts. I was there. Andun ako. That's my first local concert. Oh, yun ang second ko na local concert. Okay, okay. Tapos sabi ko, kasama ko yung brother ko si Carlos, eh, mahilig yun sa mga punk-punk, parang binabod din niya yung gadon. You wave kasi in the door. Oh, wait. Nasasaktan ako. Wasn't the show, Jex. That wasn't the show. Then, that's is that it. Folk arts? Folk arts. If yung it's folk bukas arts, yung, that's Francis. Ay, and, kasi yung first na wala si... Ah, kung ganun, Eddie, sa Ultra... Sa, ano, mali pala. Araneta. Mali ako. Alam ko na yung concert. Ultra Storm. Sa Ultra yun na Ultra Storm, yan. Yeah. Kasi the mask kasi, man. Kasi yung sponsor, okay. Yung pinatrabaho ng AirPods ko. Kaya natin Ultrastorm pero kaya, hindi, Ultrastorm, sa Ultra. Sa Ultra. Ah, sa Ultra rin. So yun, doon ko na una nakita. At alam ko nandun rin si Sushi kasi first time ko nakita ng wireless. Binuto niya yung gitara niya. Tapos akala ko, ay, playback. Nag-sync yung heart ko na, bilib na bilib pa naman ako dito. Parang, siyempre, hindi mo ko pa alam eh. Yun. Tapos ito, third ko, sa sound ng local bands na napanood ko ever. Live. Teeth Reunion. Wala kasi. Uy! Totoo yan. No. Namangha ako. At Metrowalk. At the Metrowalk. We were all there. Nashock ako sa ganda. Parang laban ko yung tunog nila, Mike, doon sa best foreign show. Sa yung, basta, ganda. Totoo yan. Sabi ko kasi kay Mike agad eh. Sabi ko, Mike, kakagulat yung tunog ninyo. Parang monster. So yun, so very memorable naman yun for a different set. Kasi aminin ko, siguro parang na-expect mo maganda, pero na-shock ako na nag-start as na super ganda ng tunog. So yun yung three shows na naalala. Ayaw tapusin ni Mike yung show na yun, Jeg. Di ba nagkano na siya? May injury yan. May injury na. Oo. Tapos sabi niya, tinawag niya, oh, Rames, di ba nag-see, I think we heard something nag-bass na lang, they were jamming. The band was jamming. So something was happening backstage, Darren. So pumunta kami backstage. Ano nangyayari? Ba't hindi nagsa-start yung next song? It was the last song yata. Last song na ba? Or last, encore? Last. It was the last song. May injury na si Mike. Kasi they were playing so hard. It was a very physical rock set. Tapos may injury si Mike. Sabi niya, Rames, ikaw na kaya tumabas. Pinulikat, Rames. Pulikat. Oh, it was injury. Oh, ayaw na. Ayaw, gumalaw. Ayaw na. Sabi ko, hindi pa. Hindi pa. Kailangan mo tapusin to. So, ang ganda nga, Rames, kung tinapos mo yun, ha? Hindi ko tatapusin. Hindi mangyayari yun. Hindi pwede. Katapusin mo yun ng isang kamay, eh. Pero dapat ikaw pa rin, eh. It's not a jam, it's not a encore, di ba? Kailangan tapusin mo yun kahit isang kamay, eh. Diba? Parang ahon, Mike. One, two. Oo nga, tapusin. Itulak mo yung bike o ano, basta ikaw yun. Okay. Time out. Gusto ko rin sabihin. Darin. Naabutan ko, pre-teeth, na yung tunog nila, Mike, hindi pa yun. Magaling sila tumugtog. Pero hindi pa yun. Alam mo yun, hindi pa yun. Kaya, ang galing, naabutan ko yung progression na grip shift pa, na naalala ko yung tunog. Hindi mo sa pangit, pero hindi yung monster na world, yung laban ko na to pang Sonic Youth yung tour. First time na nakita ko si Mike, dinala ko sa may sa tabi ng Cinema Square, may bar dun eh. Tama. Yun sa si Ryan ano, Amboy na meet pa natin, diba? Sa ano nga yun? Ano nga yun, Mike? Byron's. Yun, dun. Ayun, sorry. Gusto ko lang i-add. Ang galing lang. O, si Darren, gusto ko malaman. Darren, ikaw muna. Darren. Si James yata. Mamaya ako. Hindi, ikaw muna. Oh, sige. For pag ako, yung Nine Inch Nails dito sa Manila. Oh, wow. Na-miss ka yan. Yung Kanye dito sa Manila rin. Tapos yung Red Hot. Yung runner-up siguro na abroad, baka J. Cole. Tsaka... Yan, maganda. Na. Tsaka U2. Pero yung U2, sobrang ganun lang sila kalaki. Parang... Saan? Baligtad tayo. Baligtad. Pero ganito yung screen. Oh, may screen, pero ano were yung parang may sila. Parang may alien na legs, ganun. Ay, ako rin, 360 tour, pareho tayo. 360. Sinong opening act na rin?
Di ako umabot eh. So, pinag- sige, sige, kasama sige. Ko kasi dad ko tsaka yung sister ko. So, sila parang, basta punta na lang tayo doon pag start na. Tapos nung medyo, alam mo yan, parang di talaga. Gets, gets. Magandang tour yun. Darren, saan yan? Sa UK. Ah, sa London. Sa London. Sa London. Wow. Yun. Okay. Tapos, yung sa, sorry, sa local, pahabol lang. Yung sandwich na 20th. Nice. Saka yung Chico Sai na may fence sa Rockwell basement dati. anong event yung Chico Sai sa Rockwell? Sa, mix. Sa parking lot? Or sa, Nike? Sa baba, mix or Nike? Sa gitna ng par- na open, kita mo from the taas, from the top. Yung basketball court. The basketball court. Yes. Parang bato-bato yun eh, di ba? Sa parking. Oo, tapos parang nauso na basta may, may cage na gano'n. Galing lang. Nasama yung video nun sa ano, di ba ano, enhanced CDs nung araw. may video clip nun. Tapos, may meet pa namin, after nung show nyo, may meet pa namin si Rames kasi may pre-prod. Sinusulat yung second method album. Oh, method of maganda talaga yun kung gano'n. So, original lineup yan. Oo. Si Yug nandun pa yata yun, alam. Lahat ko. Si Yug, si Joel, si Sunny. 2000. Sunny. Mosh talaga yun. 2001. 2001 yun. Holy. Rames. Oh, okay. Top three. I think Flaming Lips. Maganda Singapore. Yan. Na may orb eh. May, tsaka ano, naimbitahan ako ni Justin. Oo, maket sa stage. Ay, sabi niya, gusto, magsusuot ka ba ng costume tapos sasayaw ka sa tabi Hong ng stage Kong yan, kasama. Kung ganun. Diba? Singapore. They, Singapore. They did it both. Sa both. Both. Ano. He was also promoting in Singapore. Sino pa ba? Alam ko na yung sagot ko kanina, biglang nawala anong kinikwento niyo lahat. Eh. Siyempre, The Cure. Saw them twice. And siguro... Ah, Part of the Weekend Never Dies. Tayo yun lahat. Tayo lahat yun. Saya yun. Actually, kasama yan. Soul Wax. Sa list ko rin yan sa... Kompletos ano. Ricados. Maganda yung game. Soul isapakan eh. May isapakan. Nakwento kayo, may isapakan. Pero gusto ko rin, di may top 3 na ako ng ano, ng foreign bands. Dahil sa sagot ninyo ni Mike, gusto ko rin ng Pinoy. Hmm. Oh. Okay. Yung nakasindak talaga, as in sindak na sindak ako. First time ko makita si Joey Ayala. Hmm. That was just an acoustic guitar. Si Gary Granada. That was just an acoustic guitar then. Very, very small venue. Local campus show. Napanood ko rin yung leg ng nung Ten of Another Kind. Nandun ka ba, Maps, sa UP? Baka and you promoted it. Yeah, we did. Pero nasa, ang naalala kong ganyan sa ano eh, San Agustin. Okay. Baka wala ako sa UP. Yung pinakamabangong show yun na napanood ko kasi sponsor yung Charmis. Yung, tama. Yung perfume. Charmis. So pare, may... Pinaglalaruan namin sa NY. So pinamimigay nila yung bat, yung lahat ng fans, binigyan nila ng free sachet ng Charmis. Siyempre, nung nagsimula yung mosh pit, may umaapo na Charmis. So amoy Charmis yung buong Ten of Another Kind. Tapos isa pang nakakasindak. Well, marami pala nakakasindak. Feet Like Fins, si Jack Seacat, and Ethnic Faces, Dean's December. Ayan. Yun yung mga local na nasindak ako. Ikaw, Maps, go. Ikaw ako, naman. The first, kasi masyado akong bata for punk rock dito sa Pinas. Tapos wala akong pinsan or auntie, uncle, older person na magdadala sa akin. So ang una ko napanood, nung may XB na, magpa-first concert ang The Dawn. So may ad doon, si Martin Galan pa yung nagsasalita. Tapos sobra kami naintiligan ng best friend ko, si Sylvia. Pinunta namin sa Metropolitan Theater. Atay. Ay, wait. Yeah, I think so. Nung hindi I pa siya sinara. Oo. Tapos sobra akong, oh my God, ang galing nila. Sinundan ko sila for years. Sinundan ko sila. Yung Met Theater may inaway si Galan, the manager. Hindi ko na maalala masyado yan. Pero sobrang nag-enjoy. Sinunda ko sila matagal. Natutunaw yung bubong, di ba? Kasi oh, the plaster of the roof. Hanggang sa... And then it died down. And then one day I got home from
I got to school, tapos sabi nung isa kong kaibigan, huy, narinig ko yung nangyari kay Teddy. Tapos I'm like, hindi, ano nangyari? Tapos yun, and he was gone. So, wow. yun na yung parang dulo nung time na yun. Pero I went to see them. At now, obviously, I know them because you know, I hung out, sinundan ko talaga sila, super groupie ako eh. Tapos, and then, Dean's December also, super favorite ko sila. Si Binky will just perform eh. Ang one of my favorite gigs is sa Club Dread sa Metimog. Nawala ng kuryente. Pero tinuloy pa rin niya Gloria yung kinakanta niya eh. Edgy Gloria lo yun. So yun lang yung ginagawa namin. Sagutan lang kami niya, siya at saka yung audience in a small bar waiting for the lights to come back on. So yun yung dalawang naalala ko. Siguro kasama sa foundation ko yun. Mong, local. Tatlo. So, first, siguro kasi first time ako nakatungtong ng Club Dread. Tapos, tumakas rin lang ako. Ganun rin, mga same time, 15, 16. Ah, hindi. O, roughly that age. Panood ko Cheese, 4-piece pa sila. Tapos, sino kasama sa Queso nung 4-piece? Enzo, Ian, Pau, at si Toots. Wala pa si 8? Wala pa. Okay. Ano ba? Nag-cover sila ng Groovies in the Heart. Pero nakakasindak talaga. Yung, alam mo na, doon pa lang alam ko na parang, oh, nakakatakot to. Number one, sundan. Tapos yung tunog nila, Monster na. Sino pa? Yung next would be panood ko sa Freedom Bar yung open jam ng Wudauji. So who's in Wudauji? Coco Bermejo, who's playing bass? Simon Tan. Ex-bandmate ni Myrene. Then si Micah. Nung college rock pa siya. Tama ba? Who's playing guitar? Si Aya pala, Aya. Aya Yuson? Si Aya. Okay. Aya then si Ronald. Tomas. On sax. On sax. Okay. Live pero drum and bass. May open jam yun sa dulo. Tapos sasira na ulo ko. Ha, ano nangyayari? Tapos kung sino-sino dumajam. Tapos hindi na siya. Siyempre, simula trad jazz. Tapos bigla naging drum and bass. Tapos nalaman ko pa na session drummer ng System of a Down si Coco. Parang, ha, lahat yun pwede. Yun. So nakakasindak. Soon after, nag-enroll ako kagad kay Aya for guitar lessons. tapos, siguro yung third, Wilderness. Noon ako napanood Wilderness. Tuwan-tuwa ako kasi, ibang ano naman, mga bata, hindi ko kilala saan nanggaling. Ang dami nila. Tapos, at that point, siguro tayo, mga 3 albums in, 4 albums in na sa career. Tapos, galing oh, na-realize mo na, paano magka-like-minded ang 10 people? Let alone get them to rehearse at the same time. Yun yung mga iniisip ko eh. Na, tapos solid yung ano, yung output. Saan yan? Sa Giho? Hindi ko maalala. Sa Giho? Hindi. 70s ba? Sa Giho ba? Tama. Sa Giho. Hindi, wala. Wala ng freedom nung time. Wala na. Mike, anong mga local na kasindak sa'yo? Yun eh, The Dawn. Pero dalawa na lang yung may mention ko na talagang okay. May tumatak. Yung nung college kami ni Diego, tumugtog yung After Image. Kasi yung si Roji, taga Beda. Sindak ako kasi malapitan. And then parang gustong wasakin ni Roji yung drums. Diba na alalo mo, Jex, ganun mag-drum si Roji. Laking parang, tao din nun. Oh, doon ko naisip na, oh, ganun pala dapat mag-drums. Dapat pala gusto mong durugin yung drums. Kaya early on sa music, parang gusto kong gulpihin yung drums eh. And then, yung The Youth, nung napanood ko, Rames, blown away din ako eh, parang anong taon iba. Anong taon yung The Youth? College din kami ni Diego. About the same time, 92, 93. Oh, mga 2003 yun, di ba, Jegs? 2015 ba?
2015. Tapos sorry. Nataranta ako. 2015. Kabatch si Atari. Oh, nandun si Atari. Nandun si Atari no unang time namin na parod yung The Youth. Anong gagawin mo? Sabi na ni Atari. Jegs, local bands na hindi masyadong alam na ngayon, di ba? That na nakasindak sa'yo. Hindi ako. Pwede ba ako magsabi ng... Ito, yes, yes. Maganda eh. Madami, alam ko madami pang kwento. Nagpunta tayo. Hindi, ito, hindi ko naman nakikwento to. Nagpunta tayo sa Cebu. Ako. Tapos, in-invite tayo sa isang lugar, ang pangalan, Ronnie's Tattoo Parlor. Oo, bar. Tapos yung gamit, wala kasing pangit. Wala kasing pangit yung gamit. Mas pangit pa sa Merrick's. Okay. Tapos nung tumugtog na tong banda, ang pangalan, Urban Dub, sabi ko, wow! Ang ganda ng tulog. Tapos nung si John Dinopol, gumanon eh. Yung ginagawa niya may ganun, may kiso sa dili niya, sabi ko, grabe! Kasi, tsaka ano, yung dance niya, sabay dun sa dili niya. Tapos yung may ganun siya, yung sexy dance niya na yung kanang leg niya. Ayun, medyo na-blown away ako sa Urban Ito. Dub. As tsaka in, yun lang ang kwento nyo pag uwi nyo. Sa Rock Radio days yan eh. Diba? Kasi, Rock Radio na yung next eh. Oo, Rock Radio na. Dinala na natin, nagtumutog na sila nakasabay ng sandwich. Pero narinig ko na sila dahil may demo si Mike, may demo si Myrene, may CD ka. May CD naman kami. Narinig ko na yung mga songs, pero hindi ko na-expect na ganun sila kagaling. Tapos palagi silang ganun. Oo, palagi silang ganun. Sobrang. Walang night na hindi ganun. Oo, tsaka ginalingan. Oo, tsaka dahil doon, kailangan ko talaga ay kasabay yung Urban Dub. So totoo lang, pa-practice ako sa bahay ng parang kailangan may ganyan-ganyan din ako. Kasi ganun pa rin. Tatalo ako nung ganun eh. Sorry ko pa. Si Jairus pa yan. Si Jai pa yung drummer. May delay yung ano niya. Oo, diba? Parang annual snare delay. Tatatatak. And I don't think people realize na si Gabby sings grabe rin yung bo. Lahat eh, wala. Singing, play, incredibly well. Singing, playing, lahat wala. Balance sila. Lalay, everyone. Dalalay, lahat sila sobrang. Tapos yung gear. Backups. Lahat. Everything. Oh, backups, tama lahat. Naka-tempo. Yung gamit nila, parang pang-karaoke rims, alala mo. Hindi ata totoong amps. Yes. I don't think it was real amps even. Yung bass amp, parang pang-karaoke. Pero nung tumugtog sila, parang, what? Nashock ako. Parang, every time we see them, we want to rehearse. Oo, kasi parang, ay, hindi tayo you pwede want to nito. Play also. You want to play and you want to play. Oh, mahirap. Yun, naalala ko. Yun, malaking, sorry, gusto ko lang idagdag yun. Kasi, sobrang, ano yun. To this day, naka-sear sa brain ko yung gumagalong si John. he just posted that on Instagram. No way. Oh. A photo on him mid-air. Nakagano, yun pa, yun. Darren, local acts that has blown you away. Eh, sinabi mo na ba kanina? Meron na ako kanina. Na hindi masyadong kilala, I mean, hindi napapag-usapan. Siguro madadagdag ko lang na show yung nanood ako nung SummerSlam dati rin, nung parang nasa 40 yata yun, tapos yung freak show, tapos medyo grabe rin yung experience na yun. SummerSlam is Pulp or NU? Pulp. Okay. Who was there? I think lahat. BTS. Na-play doon din yata. Oh. Pwede ko ba i-stick tong story na to? May maganda ako na-alala. Sige. Darren, hindi ko alam kung tama to ha. Isang SummerSlam, tutog ang sandwich. Tutog ang sandwich ng alas 4 ng hapon. Opening ng... No, earlier. Alas 2 p.m. Kasi Darren, lilipad kami ng Cebu. The same day. So kami lang ata ang banda. Wala ko, meron pa iba. Malalaman natin soon sa mga comments itong show. Natumugtog ng Manila, lumipad. Ano oras na lumipad? 6? 4. 4? We needed to catch the 4 p.m. flight. 4 p.m. flight. 2 p.m. yung slot natin sa SummerSlam. Takbo kami sa airport. Oo, takbo kami sa airport, Darren man. Nakaabot kami ng Subo, tumugtog kami. Oh. Dalawang... May launch ata tayo eh. That was the launch. Launch ng 5 on the Floor? Yes. Oh. So, sasama na lang si Mong nun. Tayo yun. Oh, so, kung 5 on the Floor, kasama si Mong. 5 so, on the Floor yun. Hindi 5 on the Floor. Oh, para, ay, basta. Yung ano, yung Thanks to the Moon. Sorry. Ah, yun. Oh. So, yun. Nakakagulit lang. Sorry, nasingit ko lang na. Alala ko lang bigla. Two Islands. Okay.
maiba ko. Mike, on your latest episode, nagsimula sa patikim-tikim, Happy Chinese New Year, Binondo. Ah, Binondo. 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 Okay. Ikaw mauna, bago si Myrene. Ano ang paborito mong Chinese restaurant sa buong mundo? Yeah, magandang tanong. Sa dami nating napuntahan. Sa buong mundo? Sa buong mundo. Alam mo, parati ko naalala, weird ah. Tumugtog tayo sa San Francisco. Tapos pagkatapos ng venue, check naman. Tapos ng venue. Sarap nun. Sarap nun. Nung pagkain yung Chinese food dun. Tapos akala natin, parang oh, wala lang to. Random. Yung pala, sikat pala yun. Anong pangalan? Sikat. Hindi natin alam. Pero naalala ko pa yung sarap. Kasi pag nasa US ka, di ba, ang lalaki ng servings. So, ang dami! Sorry. Last of tawa. Diba, yun yung sarap. Ano ba yan, Fridays? Wait, ano yung venue natin? Into ano the Woods ba? Ano yung venue sa San Francisco? Something like that? Si mo nga nag-drive ata doon sa San Francisco. 2017 ba yan? 2017 with cheats. Hindi. Dinay tayo ni na Christine. Nina Christine, yes. That was okay. With cheats. Oh, with cheats. Yeah, with cheats. Hindi ba dahil gutom na gutom tayo? Ganun. Pwede rin. Sobrang sarap. Okay. Mayroon. Sobrang sarap. Best okay. Chinese restaurant for you in the world? Wait. Sa Manila. Neck pag, of the Woods. Pag sa Manila, pag Holy Week, usually kami pupunta ng Chinatown kasi walang tao. Pero sila bukas kasi Chinese. So, Waying, di ba? Sama ako dyan minsan, Max. I'll stuff everybody in the car and then we'll drive there and then eat. Sa New York, tinuro ni Diego, Hopkey. Yun ang nasagot ko. Sorry. Ikaw na mag-explain. Alam ko na yung pangalan ng kinainan natin. Okay. Ano? Mama Huhu. Wow. Ganda ng pangalan. Best name ever. Mama Huhu. Meron akong magandang memory ng Hong Kong kasi yung sandwich, we're going there on the same flight. For ano ba to? Nag-clock and flock ba tayo nito? Magkakasama tayo eh. Tapos pagdating namin, sabi ni, hindi ko alam kung sino may sabi, kung si Mongo, si Diego. Yung Din Tai Fung itry natin sa ano, wala pa yung mga mall outlets nila. Yung original nila na parang bahay lang. Di ba sa ano to, Taipei? Hindi. Yung orig na Din Tai Fung nasa Taipei. Pero ito, first time na natin nakapunta dun. Tapos, nawala pa tayo. Hindi natin mahanap really. When we got there, malabo yung ordering system kasi ang daming mahahaba yung pila, tapos may oras. We missed one ordering slot, so we had to wait for the other. It's so, Mongkok. Yeah, in Mongkok. Yeah. And it wasn't a mall, their mall outlet. It was their the original in Hong Kong. Yeah. That has a Michelin star. And we tried to eat there and we kind of failed. So, pero maganda yung memory niyo kasi we're all there. So we just sabi natin, sige, hanap na lang tayo. Tapos tinuro ni Mike, na super nag-enjoy din ako, tinuro niya mayroon isang diner din lang, yung nasa labas, nandun yung mound ng kanin, tapos may mga ulam on top of it, na sticky rice, tapos may mga dumplings, at saka chicken feet, na ganyan. Pero super enjoy rin. So, pag sa Hong Kong, kahit hindi mo alam yung pangalan, pag nakita mo na ganyan, tapos maraming taong kumakain, masarap yun, sigurado. Mong, hindi mo kumongkok ba? So, meron kaming favorite ni Mel. So, is it TST? Wait, mongkok yung, ano yung street na pinagsashoppingan natin? Nathan? Hindi Nathan eh. Well, Granville? Granville? It's, it's near Granville. I think I've taken you guys there. It's red and white. Yung pababa, yung nakaganon. Nakaganyan. Tapos red and white stripes yung may parang... Wait, you may picture tayo na may mga ducks sa likod natin? Yes, that's the dinala one. Mo, yeah, dinala mo ako dyan. Dinala mo kami tayo red dyan. Red and white.
red and white. TST. TST. Oh, red and white na stripes na parang bubong. Tapos Cameron Road. Tas, yes. Tas ano? Roast Pork. Roast Pork. Tama. Alam ko yung place na yan. Agree ako dyan. Alam ko yung lugar na yan. So favorite namin yung email. Tapos ang katerno nun, Horlicks. Yes, yung drink. So roast pork, kanin, chili sauce, Horlicks. Bang! Bang! Diego, tell us about Hopkey. Ako naman, hindi naman siya pinakamasarap. Pero dahil ang dami kong memories sa Hopkey, ito naman ay Chinese restaurant. Sa malapit sa hotel natin, nagstay tayo sa New York. Chinatown, New York. Sa Chinatown. Marami kasi akong drunken adventures doon dahil bukas siya hanggang alas 5 ng umaga. In fact, alam ko... Marunong mag-Tagalog yung mga... At marunong mag-Tagalog yung mga waiters. Chinese na waiters. Oo. Chingtao again? Chingtao? Goddami! Dami mong iniinom! Chingtao! Chingtao! Sarap! Sarap to! Sarap! Sarap to. Lasing ka na naman. Oo. Ito pa. Yung kapatid ko, si Mika, dinala niya si Raymond doon. Doon din. Doon din. Sa hap. Ito, lasing din. Lasing din. Nagsabi ni yung utol ko kay Raymond, pag breakdance ka dito, nag-breakdance daw si Raymond. Alas 4 ng umaga. Ganun. Si Corix, na hindi umiinom. Hindi rin umiinom yun. Rico sabi, Blanco. Si Rico Blanco, sabi niya sa akin, grabe yung kapatid mo, dinala niya ako doon sa Hopkey. Napasayaw din ako na sinasing ako. So parang, at masarap yung food. I mean, masarap talaga. In fact, pag nanood kayo ng Anthony Bourdain na Vanishing New York, nandoon yung favorite din niya na restaurant na ano. Tapos, last ko na lang kwento, meron silang menu na pang Chinese people lang ang may alam. Na New Yorkers na Chinese na bakit tatataka daw sila Bourdain? Bakit yung kabilang table, may food sila na parang hindi ko nakita sa menu. Tapos sila sabi ng mga waiter, ah kasi mga mainland yung mga yan. Meron kaming special menu na hindi na para sa inyo. So ang galing, meron pang secret menu within the restaurant itself. Pero ayun, favorite ko yung lugar na yun. Madami ako nakain. Yung kinakain natin. Tama! Galing limong! Galing limong! Masarap yun! Masarap yun! Galing limong! Kasi many a drunken night. As in, siguro mga 50 times na ako napunta. Kain tayo ng kuhol. Oo, kuhol. Escargot, diba? Mismo. Kasi kung matapos yung gig ng 3 a.m., kahit DJing, bukas pa siya. Makakain ka pa. Ayun na. Anyways, yun. Bakit snail yung in-order niyo? Hindi kasi yun ang special. Marami silang specialty. Pero yung salt and pepper, squid, yung mga basic stuff lang naman eh. Pero dahil siguro tama rin si Mike pag malaki yung serving, tapos nakainom ka, tapos parang, wow, sarap, may kanin eh. Yeah! Snail, rice. Oh, bali, may toothpick ka. Gagano'n mo, sarap. Oh, may chili sauce. Oh, may beer ka. Tapos Jake, yun. Ooh. Alam mo sasabihin ni Mike dyan? Kakaiba! Sayang, wala akong ano eh. Uy, parang, ano yung sa photo. Ayun, yun lang akin. Pasok na Darren. Pasok. Darren, pasok na pasok kay ano. Wait. Nakita ko si Nasty Mac sa ano. Nagtitrend ngayon si Nasty Mac. Nakita nyo ba? Hindi. You gotta check it. Nagtitrend si Nasty. Ano nga yung sinasabi niya about Nasty Mac? Wasak na wasak. Kay Nasty Mac. Kay Nasty Mac. Pare, nagtitrend si Nasty Mac. Anyway, Darren, best Chinese restaurant in the world for you. The world? Siguro sa akin, yung local, baka Mautzi, ha? Saan yan? Dati meron sa Ronak, eh. Tapos lumipat na sila sa May Makati. Parang ano siya? Mautzi, ha? Nakita niya yung tenga ni Mike, di? Saan yun? Ano siya? Hunan style. So more of parang mga sili, ganun. Pero ano siya? White rice. Pero meron din silang mga braised beef tsaka boiled beef, ganun, with chili, ganun. Sarap din. Ayaw mo dun sa ano, kinahina natin sa two cities away from Wuhan? I was gonna ask. Parang wala ba sa Shenzhen, Wuhan? One of the... Tumahang! Tsaka yung sa factory. Yung pinaka... Oh, hindi siya restaurant eh. Meron kami kinahina ni Darren. Nung ano. So, wala pang COVID. Meron na. Pero ano, tagu pa lang. Ito kayo na. Kayo pa lang meron. Mangyayari na. Yung super, yung
yung Ground Zero super super spreader event, yung tao na nag-trend galing sa mga festival, galing sa Moon Festival ba yun, Darren? And then Chinese New Year. Chinese New Year, sure, uuwi lahat. Sure. Oh, uuwi lahat. May isang tao na meron tapos nag-trend ganyan. Nandoon kami sa isang town na dinaanan ng trend. Tapos yun yung ano, yun yung festival. Doon sa factory ng D&D, pag yun na nga Chinese New Year, Thanksgiving ano, lahat pala kayo nakahati lang doon sa isang bowl ng ano yung pork dish ba yun? Hindi ko maalala. Stewed ano. Tsaka galing na parang niluluto lang nila outside tapos kumukuha sila ng mga wood, diba? Yung retaso ng gitara, yun yung firewood. Marami sila firewood, tapos pina-firewood, ginagamit. Ang galing na nasusunog na body ng gitara. Yun yung ano. Thanks, ganun. Saka parang what, with the... What town is this? Wuhan? No. No. Wuhan clan. Wait, saan ulit yun? Two towns away. Sa map, wait lang. Two towns away from Wuhan, where the guitars are getting produced. Are used. Hindi. Used, actually, no. Hindi. Okay. Hindi pa. Kasi babiyahe pa eh. Babiyahe. From there, home base lang namin ni Darren nung time na yun. Tapos, so are the Wuhan symbols really from Wuhan? Oo. Actually, yung Wuhan kasi known for metalworks. Kaya maraming, usually lahat ng symbol na from China, Wuhan galing na area. I've never played. Mike, have Zunyi. Zunyi, tama? Tama ba? Yeah. Zunyi kami. Nakatugtog na sobrang lamig. Di ako ready. Tsaka nakatugtog kami ni Darren sa Zunyi. Wow. Una may inaway kaming taxi driver. Ito, iba pa yun. Tapos, lasing na kami, tapos pinatugtog kami sa open, parang karaoke night, di ba? Oo. Hindi, parang tapos, may bar. Tapos may mga gitara at drums. Tapos sabi ni Darren, magda-drums ako kung mag-gitara ka. Let's go. Ayun. At ang na-discover natin dun is yung sabaw, so kunwari, sarsyadong isda or ano, or sarsyadong pork type or stew, hindi nila kinakain or iniinom yung soup. Di ba? Yeah. Nagulat sila na kinukuha, na wi-weirdoan sila sa amin, sinasandok namin yung soup tapos sinalagay sa kanin. Wala, hindi. Iniiwan nila. Iniiwan lang nila dun. Saka sobrang oily na nun eh. Pwede man, konti-konti, pero sobrang oily. Nakahiwalay na. Yun. Yung favorite kong Chinese place, hindi ko alam yung pangalan, pero yung tawag ng pedicab na Kayama, which is not really a Japanese place, pero it's in also in Hong Kong, in Temple Road near the night market. Parang inuman na roast. Alam ko yan. Si RA, dinala tayo dyan sa mga unang adventure cheapest natin. Cheapest place where you can eat street food in Hong Kong. No, it's not cheap. Then it wasn't cheap? No, hindi rin. Pero ano siya, open air, nasa sidewalk, tapos maraming seafood, maraming food. Masarap din dyan kasi inuman na maraming pagkain. That's my favorite place. Walang pangalan yung store, yung mga ano, pero you'd say grab a seat with your friends and after watching concerts, Clack and Flap, whatever, Blur, Björk, you go, nawala si Mike. Matay na yung phone niya. Namatay na. Hindi, tumatawag si Zach. Okay. Guys, any last things that you wanna mention before we let you go? Thank you for, taking the time tonight. No, thanks for having us, Darren lang. Kasi, Rames, ikaw, you already have us. Wala akong choice. Fruitsy anime, bro. Hindi kita pwede pasalamatan, sandwich. Guys, wala kaming guest. Pwede ba tayo? Cheers. Ako, cheers. Wait, cheers, cheers. I just had another refill. Cheers. Happy any, new single. Any last words? Ako. Okay. Kahit na hindi na yung order, baka magkalimutan. Sige. In 10 days time, it is our
24th anniversary. Just in case you guys forgot. I bet nakalimutan niyo, no? Yes. It's February it's February 14. This in a week's time is going to be our 24th anniversary. So, happy anniversary, Sandwich. Yun lang. Happy anniversary. Diba? Lupit, 24 years. Happy baka birthday, may, Mr. President. Happy birthday. Baka may gig tayo sa 26. Doon na lang meron natin tayo. Celebrate. Meron. Eh, baka nga. Well, na kung tuloy, kung tuloy pa yun. Tuloy yan. Birthday ni Mike D. Doon tayo mag-celebrate. Birthday mo, Jegs. Birthday ko. Birthday ni Maps. Birthday ni Maps. Yun na yung gagawin natin. So we'll do that. Happy birthday, Mr. President. Mm. We'll see you on the 26th and 19 East for happy birthday, Mr. President. Yes, Who are we playing with? Imago or... Imago. Imago. We'll be playing with Imago. Blur. And Blur. Mong, any last messages? Curtains stories? For you. Curtains. By the way, guys, mapapromote kami single. That's why we're here. Oo nga pala. Maganda yun. Maganda kanta. Ingat yung lahat. Curtains. Oh. Ulit-ulitin yung panorin. Diba? May video ba? Meron. Grood ba to? Ang ganda, di ba? The single will be out in all social media, how do you say it? Streaming platforms. Yes. Darren, any last words? Maganda daw sabi ni Joe Rogan. Thank you guys for coming on the show. We're glad to have you back anytime. Salamat. Rames, meron ka na bang guest na tatlong beses lumabas? Ikaw, pinaka. Ako. Ikaw, pinakamarami. Tatlo. Kasi, si Mong ang first eh. Si Mong ang first. And everybody has been in the show. Two. Ikaw, pinakamarami. MVP. Okay. Cheers. Happy birthday, happy anniversary, happy Chinese New Year, happy new single. Good night, everybody. Thanks, good night. Thank you. Thanks, guys. You guys be safe.